So good morning, everyone. Thank you for joining me and Engineer Kyle Maniquis, no, in this ME forum HVAC webinar. Let me acknowledge yung mga kasama natin in this webinar for today, no. Si Sir Ariel, si Engineer Ariel, Engineer Emil, si Engineer John, si Paolo, si Engineer Ella. Thank you for joining sa ating webinar. At saka yung ating mga kasama dyan sa Unitech office. Actually, even the most experienced engineers in the field, makaka-experience yan ng leaks, no? Refrigerant leakage, no? Today, i-walk through tayo ni Engineer Kyle dito sa pre-commissioning, yung process ng pre-commissioning works, which is vital para sa mga final handover natin ng air conditioning system to building owners, no? And also property management, actually representative ng building owner. I believe Engineer Kyle have been with Unitech for ilang years na, Kyle? 3-4 years? 3 years, sir. 3 years na. Okay. We have been with Unitech, yeah, several years na rin, no? And working on commercial air conditioning. Pero before that, nasa isang malaking company din siya. And yet, sabi nga, no, pagkang isang engineer, nakita niya yung opportunity, tinitignan niya kung magpa-progress ba ako dito o hindi. No? And I think we're thankful kasi sinamahan tayo ni Kyle dito sa Unitech. And I believe he has been involved in a recent project with Sinocan. Maraming siyang insight na maisi-share sa atin doon. And also yung mga inspection at saka yung mga pre-commissioning work sa Island Coves, no, to name a few. Today, he will share to us insights, mga working principle, mga key points on pre-commissioning works. Yeah, I believe it's a major task involved in air conditioning installation before a system is being handed over sa unit owner. So without further ado, let me hand you over to Engineer Kyle Maniquis. Take it away, sir. So, good morning sa inyo lahat. Engineer, screen mo, Kyle, kung meron kang PowerPoint. Before we start yung ano natin, I would just want to share overview video ng product natin. So, ano lang. So, based dun sa pinakita ko, sir, sa present, clear po ba tayo? Narinig ka namin, Kyle. Clear ka dito sa akin. Yung topic natin today is GMV or VRF system.
based dun sa video na pinakita ko or pinesent natin dun sa unit natin, makikita natin na GMV or VRF system is a wide variety of air conditioning unit, no? Kung saan ginagamit siya sa mga commercial areas. So, dito sa session natin ngayon, itatackle natin yung mga basic principle, no, ng VRF and kung ano yung mga components. Kailangan kasi alam natin kung ano yung mga components or mga parts ng units natin and kung ano yung mga requirement kung paano or saan itatap yung mga bawat piping systems natin. Kasi baka minsan, pag nakita natin yun sa site or dumating tayo sa point na nag-inspect tayo, balibaliktad na pala yung nakikita natin, hindi pa natin alam. Or may kailangan tayo execute na isang trabaho sa piping. So kailangan natin, alam natin bawat isa dun sa pipe natin. Then yung regarding dun sa leakage natin, installation preparation, importance of installation, construction organization process. Mahalaga to kasi nandito yung buong yung flow na kung paano dadala yung project natin. Kailangan meron kang isang magandang flow ng process mo para smooth yung magiging takbo ng project natin. Then, material requirements. Installation space requirements para sa mga units natin. Then, yung mga outdoor foundations. Siyempre, kasama din dyan yung refrigerant piping installation. And FCU installation drain, which is isa sa mga most common errors na nagkakaroon tayo sa loob ng site. And yung insulation ng system natin para maiwasan natin yung mga leaks. So, VRF system principle is when an indoor unit, sabi dito, when an indoor unit is operating in cooling mode, the outdoor unit can corresponding enable the outdoor module based on operating load requirement. Si VRF kasi is a para lang siyang basic single split unit na kung saan in-upgrade siya into a bigger unit na kung saan kaya niya mag-control ng maraming unit gamit lamang yung isang module. Minsan, meron tayong isang module na kaya mag-control up to 20 units. Meron tayong modular units na kaya na mag-control up to 40 units. No? It depends on the capacity of the outdoor. So, dito sa GMV natin, yung GMV natin is a heat exchanger or heat pump, no? Na kung saan meron tayong multi-process na pwedeng gawin sa kanya. Pwede tayong magkaroon ng cooling, pwede tayong magkaroon ng heating. Na kung saan kapag kakuling tayo, yung ACCU natin o yung outdoor unit natin serves as the condenser. Then kapag yung indoor naman natin serves as evaporators, no? And kapag yung doon naman tayo sa heating mode or sa mga heat exchangers natin, nagbabaliktad na sila kung saan minsan yung outdoor natin is nagiging evaporator and yung indoor na is nagiging condenser natin.
Uwan ako. Pasensya na po. Medyo kinakabahan lang. So, punta naman tayo sa list of the parts and functions of the unit natin, no? So, unang-una dyan, yan yung compressor natin. Siyempre, siya yung puso, no? Siya yung nagtatakda ng capacity ng unit natin na kung saan hanggang kaya niyang ibigay yung lamig. Siya yung nagbibigay ng capacity. Then the compressor heat tape. Kung maano nyo, meron tayo sa brochure natin na exploded view na kung saan nandoon lahat ng mga parts ng unit natin. The compressor heat tape maintains the proper oil temperature. So siya yung nagbabalance or nagbibigay ng control ng temperature dun sa compressor natin para hindi nagbabago yung temperature niya sa loob. Kasi kapag dumamig yung langis natin, so or nag-iba yung temperature ng oil natin sa loob ng unit natin, nakaka-effect yun sa system natin. So, compressor casing top temperature sensor, yan yung mga sensor natin. Exhaust pipe temperature sensor. High pressure circuit breaker, kung saan meron rin tayo nito sa ano natin. Siya yung nagka-cut na unit natin kapag nagkakaroon tayo ng high pressure. Then oil extractor, oil equalizing device, heat tape of oil equalizing device. So ito pa yung mga ibang mga parts natin, no? Hahapyawan ko na lang po siya kasi medyo mahaba yung mga slides natin, no? So yan yung mga one-way valve, high pressure sensor, yung four-way valve na kung saan minsan nagkakaroon ng problema. The frosting temperature sensor, electronic expansion valve for heating. Then the gas outlet temperature sensor for subcoolers. Ayan yung mga sensors na kakabit sa ACCU natin. Then yan pa yung iba. So, next natin is yung GMV5 connection. No? Pagka nakakita na kayo ng GMV natin, pagka inopen natin yung GMV natin, yung unit natin, may makikita tayong set of pipes or access valves dun sa unit natin. So it is very important na alam natin yung bawat pipe na yon. Kasi each pipe dun sa loob ng system natin na yon is for different purposes na kung saan nandiyan yung gas pipe natin, which is yung gas pipe, liquid pipe, and oil equalizing pipe. Tatlong different pipe siya, nagsaserve ng magkakaiba rin, no? Na kung saan si gas pipe natin, siya yung discharge, liquid, suction. Oil equalizing pipe is for the compressor naman natin. So ito yung diagram niya, ito yung itsura niya kapag nakita niya siya ng actual, no? Yung gas pipe natin, siya yung malaki doon. Siya yung suction. So ito pala, tatandaan lang po natin na kung saan pag nakita natin sa actual, pag ang pipe na nakita nyo sa side, dalawa kasi palagi siya. No? Isang malaki, isang maliit. So yung iba nagtatanong, ano yun? Ano yung pipe na yun? So pag nakita niyo yan dyan, yung malaking pipe serves as gas pipe, which is
yung suction natin. Low pressure. Liquid pipe serves as discharge pipe po natin yan. Siya yung high pressure natin. Then yung oil checking valve and yung oil balancing valve. Oil balance pipe valve, ginagamit po yan kapag ka-modular po. Kailangan natin yan para balanse yung langis sa bawat modules po natin. So, yung functions, yung oil check valve, no? Yung oil check valve po natin is para siyang watch glass natin na kung saan pwede natin makita or pwede natin makuhaan or ma-extractan ng sample yung unit natin para makita yung condition ng oil natin sa ACCU. Bakit po yun mahalaga? Kasi po, every time na nakaligtaan po natin yan, there's a factor for breakage of unit natin. No? Marami pong client tayo na binabaliwala yung check valve ng langis na yan. Pero hindi nila napapansin na nakakasira or nakakahina ng performance. Bakit po? Kasi kailangan po at least yearly na check po yung oil sa system natin. Bakit po? Kasi kapag kayong ACCU natin nasa taas and hindi po tayo naglagay ng mga oil trap, ang tendency po niya nauubos po or hindi na po bumabalik yung oil natin sa compressor. Na kung saan nagli-lead po yan sa malfunction po or pagkasira ng compressor po natin. So yung oil check valve po na yan serves as an inlet din po na kung saan doon tayo pwede magkarga ng langis po. No? Wag na wag po tayo mag-charge ng oil sa ACCU natin sa other pipes other than this. No? Bakit po? Kasi siya lang po yung designated doon para doon sa ACCU na yun or para sa compressor na yun. Siya lang yung pupunta direkta doon. If magkakarga po tayo sa ibang side or sa ibang pipes, ang tendency po noon, masisira po yung system natin. Kasi yung langis niya, hahalo na doon sa refrigerant natin. No? So low pressure check valve is mainly used for low pressure detection of the system. So, si low pressure check valve is kasama siya palagi ni high pressure check valve. Siya yung gas check valve din siya. Kasama niya si liquid check valve palagi. Pag ginagamit natin to kapag meron tayong leak, pag nag-startup tayo, pag nag-charging tayo. Mahalaga po na kailangan palagi natin chine-check yung pressure ng system natin. Bakit po? Kasi minsan may mga unit na wala na palang laman or may leak na pala pero umaandar pa rin. Yung iba nag-end sa pagkasira ng compressor. Bakit? Kasi hindi nila na-check yung pressure ng system nila. So at least kung makakausap kayo ng client, advise them to regularly check, lalo na kung building, kailangan yung mga maintenance nila, at least to check their pressure para makita nila kung ano nang nangyayari sa system nila. So, ganito po yung piping niya. Kung mapapansin po natin, yung oil balancing po natin kapag ka-modular po is kailangan nakakonekta po lahat sa ACCU. Si oil balancing po natin is yung color green. Hindi, color red sa piping natin. Siya'y nasa gitna. So yung iba po, kadalasan nagkakamali na pagpapalit po nila yung oil balancing bulb sa liquid bulb. Kasi
kapag sa pag nasanay po tayo sa single split, lagi po magkatabi yung dalawa na yun. When it comes po sa VRF natin, so pag nasanay ka sa single split na magkatabi, baka akalain niyo po, ah, ito. Ito yung malaki, ito yung maliit. Ito yun. Pag umandar po yung unit natin, patay po tayo. So, this diagram is very important when it comes in installation. So, dako naman po tayo pagdating sa leak. No? For now, since ang gamit natin na refrigerant sa unit natin is R410, no? It is not flammable. So, leakage is not that severe. But if it is too much or if it is, oh, kung nagkaroon tayo ng leak sa isang compound space na walang ventilation, pag yun napuno ng refrigerant, nakaka-suffocate din po yan. So personal related to air conditioning engineering design and installation operator must abide by the safety requirements for preventing refrigerant leakage. So ito po yung diagram dyan, showing nung flow nung leak, kapag merong leak dun sa ano, syempre ang VRF system natin or aircon system natin is a closed system, no? So once na magkaroon tayo ng leak, lahat ng pressure dyan ng refrigerant, doon lahat pupunta yon, mag-escape into that hole or that leak. So if kunyari, walang ventilation, enclosed talaga yung area mo and possible na meron leak doon, baka may possibility na makaramdam kayo ng pagkahirap huminga or yung kung may mga hika sila, may mga hika tayo, possible na mahirapan tayo mahuminga. So, para maiwasan natin yun, no, kailangan natin dumaan sa mga testing processes natin. So, yung unit natin operates from negative 5 to 52 degree cooling tayo, no? This one is for fresh air indoor unit. So, isa pa to, no? Kailangan ma-assure din natin yung sa temperature natin ng mga areas na kung saan natin ilalagay or gagamitin yung unit natin. Yung iba kasi, yung mga client natin, hindi naman nila alam yun, eh. So, dapat pumasok sa atin yung engineering natin na kung saan give them a solution or give them a service na kung saan tatama or hindi magkakaroon ng problema yung bibili nilang unit sa atin. So this temperature shows us the operating temperatures of unit natin. Meron tayo kasing tinatawag na mga Tito conditions na kung saan meron tayo mga temperature limits para sa units natin. So if mag-exceed tayo doon, ang tendency, mag-error si unit or yung lifespan ng unit natin is mababawasan. So, sa installation, no, kailangan natin ng safety. Lahat ng tao before tayo mag-conduct ng installation should undergo a safety seminar.
Bakit po? Kasi yung gagawin po natin dito is not just a simple work. Installation of VRF is complex na. Nandiyan dyan na yung electrical, nandiyan dyan yung welding works, nandiyan dyan yung mga kung saan aakyat tayo ng mataas. No? So, all workers should be trained or na seminar sila ng safety. Bakit po? To avoid accidents, to avoid injuries. No? Yun po yung mahalaga doon. So, VRF air conditioning system use refrigerant instead of other agent to directly evaporate to carry out the heat system. High level of pipe cleanness and dryness is required to the system since various pipe need to be prepared and laid out on site. So, ito po yung mga wrongdoings po na ginagawa ng iba sa loob ng site, no? Or common practices ng mga hindi na train sa labas. So yung iba, pagka dumating si copper, iniiwan lang po dyan, tatambak dyan, na kung saan open end po yung mga dulo ng copper natin. If that's the case po, papasukin po ng dust yung loob ng copper natin. And kapag kayong mga alikabok po na yan, tumagal no, sa loob ng site, tumitigas po yan. And kapag kayan po tumigas sa loob ng copper nyo, hindi nyo naman makikita yun. Pagka kinabit nyo na po siya, wala na po siya. Hahalo na po siya doon sa loob ng system nyo. Na kung saan pwede po magkaroon ng bara. So, nitrogen is not filled into refrigerant pipe of insufficient nitrogen filled before welding. So, ito po yung tinatawag na habang nag-bracing po, bracing yung tawag sa welding ng copper, no? Copper bracing. So, kapag ka nag-brace po tayo ng copper, kailangan po natin gumamit ng nitrogen. Bakit po? Ano po bang purpose ng nitrogen natin? Nitrogen removes the carbon na ini-emit ng copper kapag ka naiinitan. Pag nainitan po kasi ang copper, nagkakaroon siya ng carbon filling sa loob. Kumbaga, yun yung natutunaw niya. So kapag ka hindi po natin ginamitan ng nitrogen si copper habang inihinang po natin, may ipon yung carbon na yun sa loob. No? And kapag hindi po natin siya na flashing ng maayos, in-startup lang po natin siya basta-basta, yung carbon po na yun, pupunta po yun sa compressor po natin. Pag napunta na po siya sa compressor natin, doon na po na dadating sa point na yung compressor natin is may possible na maging grounded na. Bakit po? Kasi carbon is an electric conductant. Nagko-conduct po siya ng electricity. So doon po nagkakaroon na ng grounded na compressor. No? So isa pa yung vacuum degree in refrigerant pipe is insufficient na kung saan minadali yung pag-vacuum. Nakita sa gauge, negative 30 microns na. Wala pang standard na oras. Pinatay si vacuum. In-startup si unit. Mahalaga po na sundin po natin yung mga standard procedures po natin. Bakit po? Kasi kapag hindi po natin yung sinunod, kagaya nito, vacuum,
hindi sinunod yung oras, ang tendency po niyan, magkakaroon po ng formulation ng moisture sa loob o yung hangin. Dito na po yung tinatawag na sinisinok or na kung saan ito talaga yung ano niya na may time na malamig siya, may time na mainit siya. Bakit po? Kasi meron po tayong presence of air sa loob. So yung air po kapag pumasok sa system natin yan, pag pumasok sa compressor yan, pag kinompress niya po yan, magiging gas po yan. No? Once na maging gas siya, pag pumasok siya ng expansion valve natin, magiging mist na kung saan yan na magkakaroon ng water o moisture na tinatawag. So, EMPA, water enters into the refrigeration system. Refrigerant pipe specifications do not meet configuration requirement. Mostly po kasi sa iba, no? Kahit anong copper lang po yung ginagamit. But we have to understand that we have to follow the standard copper size or thickness or sizing ng pipe po natin. Yung iba po kasi is parang ginagawang puzzle yung VRF po natin. Meron po tayong mga tinatawag na mga refnet sa VRF natin na kung saan nagre-reduce po yun, no? From bigger pipes, in the end, maliit na lang po tayo. So we have to use that. Kapag hindi po natin yung ginamit, ang possible po na mangyari is hindi po lalamig kasi po hindi nagbabalance yung flow ng refrigerant natin sa system. So yan po yung mga refrigerant pipe block na kung saan yung mga dahil din yan sa mga impurities or dumi na naiwan sa pipe nung ni-stock siya. Meron po kasi sa site mga experience na yung mga tao sa site malilikot ang kamay, no? Meron dyan nakaupo, nakita yung pipe na bukas, gagawin parang basketball ring, babatuhan ng bato. So pag nakashoot siya doon, 3 points, no? Meron ka ng pipe blockage. And yan po yung isa sa pinakamahirap makita, mahirap matrace. Bakit po? Kasi hindi mo po alam kung saan niya binato o saan nagkaroon ng bara sa system mo. So, refrigerant pipe exceeds the limit. Ito yung kung saan meron tayong dine-declare sa mga client natin na maximum pipeline po. Kapag kalamagpas po tayo dun, may consequence po yun sa cooling po natin. So, incorrect amount of refrigerant pipe leaks, water drainage from condensate pipe, na kung saan most of the common errors po ng mga installers, na kung saan yung drain po natin, kala nila ganun-ganun lang, kailangan po meron po tayong standard installation po. Sundin po natin yung standard installation sa drain para po maiwasan natin yung mga leaks. So ito rin, isa pang common na ano natin, yung installation space for indoor unit. Insufficient, no? Meron po tayong mga standard spaces po when it comes sa installation ng indoor unit as well as outdoor unit po. Kung gaano po natin pinakakaingatan yung outdoor natin, same thing din po tayo doon sa indoor natin. Bakit po? Kapag ka ang wall mounted po, isinagad natin sa ceiling, yung return po niya is nasa taas pong part ng unit natin. So kapag yun po, dinikit natin sa ceiling, ang tendency po na, hindi po siya makakahigop ng return air from the inside the room. So what is the effect? Low cooling.
Yun po. Hindi po niya mabibigay yung maximum performance na hinahanap po ni client. So if our client wants an incorrect installation, it is our duty to correct or to advise them the correct standard procedures po. Always take note po. Kasi lahat po yun, merong effect po sa system natin. So power cables are incorrectly provided na kung saan yung iba ang ginagawa in undersize, which is very dangerous po. Bakit po? Kapag undersize po ang wiring natin, ang tendency po niya, nag-iinit po yan. So once na mag-init po yan, may possible po na masunog. No? So yan po yung mga kailangan natin tandaan or iwasan na magawa sa loob ng site. No? Para magkaroon tayo ng magandang VRF system. So, ito lang yung mga ano, professions na so, when it comes sa ano kasi installations, hindi lang purely mechanical tayo. Nandiyan din yung civil and electrical, no? When it comes to civil engineering, yung kailangan coordinated or alam din natin kung paano iwasan na makasira ng mga waterproofing, no? Na kung saan kapag kakailangan natin mag-undergo ng pipe sleeving, kailangan alam rin po natin kung paano po yun i-design. So, yun po, kailangan lahat po yun i-coordinate sa kanila. Kasi po, once na mag-execute tayo without coordination, just like sa ACCU natin. Kapag kayong ACCU natin, inilagay natin sa roof deck, ibinutas natin sa slab na kung saan tapos na pala mag-waterproofing, ano pong tendency nun? Tendency po nun, papasok yung tubig sa loob ng building. So, once na nag-occur yun, hindi na po natin matitrace kung saan o saan nagmumula yung leak kasi palipat-lipat na po yan, no? So, when it comes in penetration of pipes, hindi naman po basta-basta tayo bumubutas ng beam. Bawal na bawal po mag-chipping ng beam. No? I had my experience way back 2020. No? Here, reruns one building. Nagbigay ng instructions sa akin to install unit. And yun, siguro dahil sa hindi ko na napansin yung area and rush din yung isang project, nagpenetrate kami sa isang beam. And yun yung pinaka isa sa hindi ko makakalimutan, no? Nagpenetrate kami sa beam. Saglit lang chinipin. Pero, in pala, beam na pala yung chinichipin, kaya pala puro graba yung loob and yung bakal niya, dikit-dikit. So, hindi po basta-basta chinichipin yung mga beams po natin. Beams and girders po. Never po. Kasi yan yung strength ng building. Nakakasira po tayo sa structural kapag ginagawa po natin yan. If we want to penetrate inside the beam, kailangan po natin gumamit ng mga sleeves. No?
So when it comes sa mga breaker naman po, kailangan alam rin po natin yan. Kailangan computed po lahat yan. Hindi po dapat na, ah, ito lang gagamitin ko. Hindi pwede, ito lang. Hindi naman po pwede na over capacity rin, no? Kailangan sakto lang. So, when it comes in design, no, our unit is capable of up to 135% pairing of the capacity outdoor versus the indoor, no? But we do not advise to do it. Hindi po siya advisable. Bakit po? Kapag yung 100% matching po natin ng outdoor versus sa indoor is in-exceed po natin sa 100%, ginawa po natin 135, ang tendency po nun, maka-affect po siya sa cooling ng system natin and sa lifespan po ng compressor natin. Kasi i-override niya na yung unit niya. So, hindi na gagana yung pagiging VRF niya, yung pagiging variable niya sa refrigerant niya. So, as to suggest, no, pag nagde-design po tayo ng VRF systems, it is suggested to design up to 100% lang po. Kapag nag-exceed po tayo, siguro mas maganda to enlarge yung unit po natin. Kasi yun nga po, kapag nag-exceed po tayo, sa ngayon, a-under po siya. Pero for the next years later, no, magkakaroon po siya ng problema. Doon na po dadating yung problema. Kasi po, ano siya eh, kumbaga sa tao, no? 100% working ka. Then ginawa mo nag 135% ka. Baga OT, overnight OT. So wala naman pong taong tatagal ng ganun na 1 month ka, sige, overtime ka for overnight, no? Same as sa unit po natin. Ganun lang rin po siya. Kasi machines po siya. So bibigay at bibigay rin po. So, kailangan rin po natin makonsider yung difference ng level between outdoor and indoor po natin. Yan po yung sinasabi ko na kanina, na kung saan kailangan natin i-check. Actually, the first step in construction of VRF is design. Nandyan po ang puso ng VRF. If you have a good design to VRF system, the good things will follow na po. Smooth na po yan. Pero kung i-design natin siya ng bara-bara lang, expect the worst po, no? Kaya yung iba nagkakaroon ng trauma when it comes sa VRF. Pero hindi po dapat. Kasi VRF is a very good unit, especially for BPOs, no? Kasi kapag nasira siya, lalo na kung modular, alisin lang natin yung isang module, tatakbo pa rin siya. Nasira yung isang unit, disconnect lang natin isang unit, tatakbo pa rin siya. So we have variety of options around it para mag-work siya. Unlike other system na individual lang, no? Na pag nag-shutdown yun, wala na. So, yun. As long as sa drainage po natin, kailangan po yan ma-design na maayos. The air duct na kung saan madali yung hangin natin, kailangan naka-design rin po siya na maayos. So, design
in VRF is very important po. So ito yung construction organization natin. Makita po natin number one po si design. So sa design pa lang, kapag hindi nagkaayos sa design, walang project, no? So kailangan sa design pa lang maayos na kagad. Kasi sa after design, yan na yung material purchasing. Siyempre, kapag ka nag-design ka, pag na-award na yung project, some designs may not be applicable on-site. Kasi kapag ka nag-design naman tayo, minsan hindi naman natin nakikita lahat ng mga hindrances natin eh. So ipag-block lang natin siya, no? Once na nag-arrive si project engineer sa loob ng site, kailangan yan nare-review. Bakit po? Kasi hindi naman po kung ano yung nasa plano mo, yun na yun eh. So there are some changes when it comes sa site. And that should be noted po. Bakit po? Kapag kayon po, in-execute natin without being notified, no? Para lang po tayong nagbigay ng tulong or nagbigay ng isang gawain na libre po sa client natin. So everything that will be changed, that will be changed on the design, original design plan, should be notified by the project engineer po. Para lahat po yun, magkakaroon po tayo ng costing na entertain the owner at the end of the project, makakasingil po tayo ng additional works. So after nung review noon, dyan na mag-i-start yung installation ng indoor unit, installation ng outdoor unit, dyan na rin papasok yung separate groups for piping installation. No? So sa dulo po, ito po, vacuum stage po, no? Siyempre, kailangan natin kapag pumasok na tayo dyan sa installation, nakabit na natin yung indoor unit natin, nakabit na natin yung outdoor unit natin, nakabit na yung piping unit, dyan na po yung mga testing natin. So yung nasa gitna po na to is mahalaga po, no? Yung purging pressure yung purging pressure testing, yung complete pagkakompleto ng insulation, then yung pag-vacuum natin, refrigerant charging, no? So I advise when it comes to this process na yung pag-open ng valve is to be turned over to technician po. Kapag magpapa-startup po tayo, once na natapos na natin yung project, kapag humandle tayo ng VRF project, it's better po na iwanan natin na nakasara palagi yung valve ng oil balancing valve, the low pressure valve, the high pressure valve. Bakit po? No? Kasi dyan na po papasok yung engineering procedure na kung saan every refrigerant that will be put inside the system is counted. No? Dyan na po kinikilo or tinitimbang yung refrigerant po na pinapasok natin sa system. Para po computed yung total amount of refrigerant inside the system. Kasama po dyan, nakikita po yung data na yan sa data na binibigay ni GMV selector po. Pag binasa natin, pag in-input natin doon lahat ng total lengths natin, ng pipes natin, magkakama po siya sa total refrigerant requirement additional ng piping po natin. So, kasi kapag dumating si technician na naka-open na po yung valve natin, hindi na po natin yun makukuha. Bakit po? Kasi once na ma-release mo si refrigerants inside the valve, ang tendency po niyan, ang ma-reading mo na is yung
temperature niya na. Standing temperature na tinatawag. No? So, dyan na mangangapa na lang si technician para makargahan yung system natin. When, which is the difference dun sa calculated yung pagiging startup natin. No? O kung saan kapag in-open mo yung valve na yan, without the pre-charge, may possible na mag-consume ka ng mas maraming refrigerant. Kasi bakit? Tinatansya na lang ng technician. Wala na siyang basis, hindi niya na makuha. No? So yun, after nun, commissioning ng valve, nung commissioning na ng unit, then after nun, no? After commissioning is the submission. Actually, dapat kapag ka nagpa-startup ka, before you do request for startup, at least tapos ka na sa as-built drawing. Bakit po? Kailangan po kasi namin yan. No? Kailangan natin yan kapag ka nag-startup. Bakit? Kasi dyan po kami tumitingin kung saan po tumakbo. Kasi bago mag-startup, nagkakaroon po tayo ng inspection. Kung saan titignan natin lahat yan, kung saan tumakbo, titignan natin kung match yung capacity ng indoor na nakakabit based sa plano sa actual. Then, the final is the user manual. So, kapag napunta po tayo sa installation, no, never throw what's inside the box. Yung iba po kasi hindi alam kung para saan yung mga gamit sa loob, no? So, everything dun sa loob ng box natin, sa package natin, are used for purposes, no? Yung mga user manual na yun, yung mga maintenance manual, everything should be collected po. Bakit? Kapag ka in the end of the project po, lahat po yan kinocompile, sinasubmit po yan kay client. That serves as one requirements for COC po. Same as sa as-built drawing po natin and yung sa commissioning natin. Naka-document po yan. Kailangan lahat naka-document. Kasi po lahat po yan ipapasa kay client po as part of COC. So, dito po yung sa pagpili ng materials po natin. So, when it comes in copper po, kailangan yung copper natin, check-in muna natin bago natin gamitin. Baka mamaya, copy-copy na pala. Sinalpak natin. Tendency po na hindi po siya lalamig or baka mag-cause pa siya ng blockage sa system. Or baka naman mamaya yung copper natin na ikinabit is sobrang nipis ng wall niya. Na kung saan hindi niya kayang i-bear yung maximum pressure ng unit natin. So, yun po, kailangan natin yun i-check before installation. And before installation po, bago tayo mag-proceed, there's a may process po yan. All materials should be submitted for approval. Wag na wag po tayong gagawa ng isang bagay na kung saan tayo lang decision natin, hindi ni client. Everything should be approved. No? Kailangan po dumaan po yan sa approval and each approval should be documented para makaiwas tayo sa errors po natin or sa blame ng pagdating ng panahon. So ito po yung mga thickness ng copper natin na kailangan pagdating sa refrigerant 410A. So,
So sa condensate pipe naman po, pwede tayong gumamit ng PVC pipe, pwede tayong gumamit ng PPR pipe, PPC pipe, and HDG pipe. No? As long as pumapasok tayo sa requirements niya. Kasi kung mapapansin natin, each unit natin, kagaya ni wall-mounted, may different diameter siya ng PVC natin, ng drain natin, no? Cassette natin, may different size test, size din siya ng drain. Yung mga ducted natin, may different sizes din po sila ng drain. So, wag po tayong mag-experiment. Kailangan po kung ano yung hinihingi ni unit natin, yun lang po yung size na ipoprovide po natin. Yung iba po kasi ganito. One half. Si unit, si wall-mounted. Gagawin niya, kakabit sa DO na yan. Shoot na ganun. Pasok na pasok. Maluwag eh. No? Tendency niyan, kapag nahatak yung ano mo, yung pipe mo, magkakaroon ka ng leak. No? Or even yung iba ang ginagawa is parang kinikrimp. Kapag ka-exceed kang ganyan, gagawin nila, kikrimp nila yan. Paply, i-heating nila, ikikrimp nila. That's not advisable. Bakit po? Kasi doon po nagsisimula yung mga leak po natin. So kung anong size na requirement, yun lang po ang gagamitin. So ito rin sa insulation po. Sa insulation, ito po yung mga requirements lang po natin. Sa condensate pipe, ang pinakamababa po natin is 10 mm. But we normally uses 1/2 thickness when it comes in condensate pipe. Also depends rin sa mga sizes nila. Oh, kagaya nito. Sa copper naman, when the diameter of the copper pipe is equal 2 or greater than 15, which is 5/8, the thickness of insulation material should be at least 20. If the copper pipe, kung mababa naman yung size ng copper natin, ang insulation thickness niya should be at least 15 mm. So 5/8 po. Bakit po? No? Kung mapapansin po natin, mayroon po kasing reason yan. Bakit yung mga higher sizes ng pipe, mas makapal po yung nire-require niya? Kasi po, it's a low pressure and high pressure po. So, si high pressure, maliit na pipe. So, siya yung mga maliliit na diameter ng copper pipes na nangangailangan ng mas maliit na thickness ng insulation. Bakit po? Kasi si high pressure emits, mainit po yan. Mainit po yung nilalabas niyan. No? Bakit po? Kasi galing siya ng compressor. Hindi pa siya pumapasok ng expansion valve natin na kung saan doon nagkakaroon ng lamig. No? Si low pressure po, bakit? Siya yung malalaking pipe natin. Kung hahawakan po natin yung mga tubo natin sa actual site, mapapansin po natin yung difference na si low pressure, nagmamoist yan. Nagtutubig talaga siya. So kailangan talaga siya ng mga makapal na insulation. 15 mm, 20 mm to 25 to 32. Yan po yung mga insulation yan. Pero si high pressure po, high pressure valve natin, si discharge natin, discharge pipe, mainit po yung nilalabas niya. Actually sa ibang bansa po, no, ang ginagawa nila kapag ka-discharge pipe, hindi na po nila binabalutan. And may nakita rin akong ganyang installation dito sa Pilipinas na ganun po, no? Hindi nila binabalutan yung discharge pipe nila. Kasi
mainit po yun eh. So it's not economical para po magtaas pa tayo ng insulation thickness sa kanya. So when it comes in communication cable naman po, no? So kapag in communication cable tayo, kailangan natin ng shielded wire. Bakit po? Kasi po communication po yan. Kailangan natin ng at least matibay na protection, no? Bakit? Kasi kapag hindi po kasi, magkakaroon po tayo ng interference na tinatawag. Lalo na kapag meron ngayon, kagaya ng nandiyan dyan na with strong electromagnetic interference. So kapag hindi po kasi tayo shielded wire, may possible po na magkakaroon ng interference po yung communication natin na magkakause po ng error or tinatawag na communication error po sa system natin. So sa power cable, eh naman po, kailangan din po. Only copper conductors can be used as power cables. Yung iba po kasi, may mga ibang magagaling mag-experiment, no? Kahit anong wire, ginagamit nila. So hindi po ganun. Kailangan po natin sumunod. Bakit po? Kasi kapag ginamit natin yung maling material para sa unit, it will cost you a lot of damage or trouble. So, dako naman tayo sa installation space requirements, no? Ito mahalaga para sa mga outdoors natin kasi most of the time sa buildings, hindi na nakukonsider yung space para sa outdoor kasi naisip lang nila, malagay lang nila. Kasi hindi sila oriented kung anong possible mangyari kapag hindi nila binigyan ng tamang spacing yung unit natin. So, ayan. Yung outdoor unit natin should be installed in outdoor spaces. Bakit po? Kasi maingay po yan eh. May noise emission po siya. Kasi malalaki na yung compressor natin. No? Kaya nga po pagdating sa building, nilalagay, mapapansin ninyo, nilalagay yung unit sa roof deck, sa parking area, no? Or sa open area na kung saan malayo yung mga offices nila. Kasi po kung isipin nyo lang, dito sa office, sa likod ko merong GMV. So, maingay po yun. Malakas po yung napoproduce na sound ng outdoor natin. So, kailangan aralin po natin maigi kung saan natin siya ilalagay. So, ito po yung mga requirements natin, spaces, requirements when it comes sa ACCU po natin. So, ang minimum requirements po natin sa from fan blower outlet to slug is should be greater than 3 meters. Sa unit naman natin for maintenance purposes should be greater than 1 meter. No? Kung modular po tayo, should be more than 200 mm. Bakit po? Mahalaga po 'to. Hindi po yan para lang na nakasentro yung unit natin. Hindi lang po yan para sa ganun. Yung mga spaces po na yan is for maintenance po and for the performance po ng unit. Bakit po? Kasi kapag yung unit mo, yung unit natin, yung GMV natin, ang paligid niyan is coil po, fins, which needs space for the return air to go freely inside the coil. No? Kung i-indicate po natin siya sa isang area,
ibabypass natin yung mga precautionary measurements niya, wala po masasakal yung unit natin. And ang tendency po nun, pag nasakal siya, hindi na naman siya lalamig. Kung lumamig man siya, tendency niya, yung lifespan niya, mabilis. No? So kailangan po, chine-check po natin yan, or sa mga design po natin, sinisecure po natin na makuha natin yung pinaka magandang area allotment location para sa unit natin. So kapag ganito po yung location natin, no? Na kung saan, kunyari example, nilagay tayo sa parking area na kung saan mayroong mababang ceiling. Yan. Yung ceiling mo is nasa around 1.5 meters ka na lang. Kalahati ng kailangan mo para sa standard requirement, no? Minimum standard requirement. For this case, kailangan na natin mag-provide ng mga louvers na tinatawag, deflector louvers. Doon na natin i-open yan, yung deflector louvers natin. So ito po, yun sa mga open area, yung mga spacing na kailangan natin. So kapag ka-open area ka naman, wala namang problem. Ang kailangan mo lang, at least, yung synchronization tignan. Kasi syempre, in the end, magpe-prevail pa rin yung architectural of the building. Kapag tinignan siya sa taas, up, yung top view niya, hindi siya masakit sa mata tignan. So kailangan pa rin, although kailangan pa rin natin mag-consider yung maintenance, no? Yun yung palagi natin i-consider, yung maintenance ng unit. Bakit po? Kasi aanhin po natin yung isang unit kung hindi naman natin magawa pag nasira. So machines are designed to perform, but sometimes there's a breakage, no? Dadating at dadating yung time na masisira po siya. So kailangan po natin yung ingatan. So sa pagpepwesto rin po niya, kailangan natin ma-check yung location. Baka mamaya yung return mo nakatutok naman dun sa kung saan walang hangin, no? Kailangan po yung return natin palaging nandoon sa side na may hangin. When it comes in installation of deflectors rin po, ganun rin po tayo. Yung deflector natin, huwag po natin sasalubungin yung monsoon wind po, yung seasonal wind. Kailangan ang seasonal wind nakatutok sa return natin para yung heat exchange po natin maganda. So sa foundations po, andiyan po, ito yung pedestal na tinatawag ng sa unit natin. So ito po yung diagram niya. So sa pedestal naman po, kailangan natin makonsider yung drain ng unit natin, yung ACCU. Bakit po? Kasi yung ACCU natin, nagtutubig siya. So kapag hindi po natin na-anticipate yun, ang tendency po niyan, magkakaroon ng ponding sa ilalim. Yung pag nagkaroon ng ponding, dyan na po mag-form yung mga bacteria. No? So, for vibration reduction ng unit, mas maganda na naka-patong yung unit natin directly dun sa ano natin, sa foam. Meron tayong rubber pad na i-apply.
So at least 20 mm with or 100 or more para dun sa unit natin para maiwasan yung vibration kasi malaki siya eh. Malaki yung motor niya eh. So kailangan natin avoid yun. So ito, when it comes sa pipe installation po, no, yung iba kasi, install lang ng install ng pipe, hindi na nila nakukonsider yung unit natin. No? Kapag ka nag-install tayo ng pipe, consider that we should consider yung unit. Bakit? Kagaya nito sa picture, yung pipe niya, nilagay niya sa return, sa likod ng return. So, yung return nga po natin is siya yung humihigop ng hangin. Ng malamig na hangin na binubugan natin, outlet natin, pabalik para makondisyon yung hangin. So, kung ibablock natin yun, there's no circulation of air will be done inside the unit po natin. No? So, hindi siya lalamig technically. So, ito po yung mga process ng mga pagpapiping. So, kapag nagpapiping po tayo, we should use the proper machines or equipment para dun sa task natin. Huwag lang basta-basta na, kanyari, magpuputol ka ng copper. Gagamit ka ng hacksaw blade para lang maputol yung copper. Ano pong mangyayari kapag ginawa natin yun? Siyempre, yung ano ng unit natin yung makukompensate and baka may humalo pa na debris dun sa loob ng piping natin. So ito po yung ano pa natin. Doon tayo sa refnet. So sa refnet natin, merong installation procedure. Hindi lang siya basta-basta na kakabit natin. Meron pong standard installation po ng refnet po natin. Hindi po pwede siyang nakatayo na ganyan. Bakit po? Kasi kapag ginawa po natin yun, magkakaroon ng an equal balance of distribution ng refrigerant sa system. So, the preferred installation for refnet should be this one. At least tilted with the angle within 15 to 30 degrees po. No? So, take note rin po natin na yung length ng refnet natin should be 500 mm minimum refnet to refnet distance. Huwag po tayong nagbababa dyan kasi magkakaroon po tayo ng effect sa cooling po natin. Bakit po? Yung refnet po kasi natin, ang ginagawa niya, nire-reduce niya or computed siya to reduce pipe po natin. Kaya kung mapapansin nyo, pag labas ng refnet, nagbabago yung mga sizes ng pipes natin. So, kailangan natin ng standard distance to have a smooth flow of refrigerant. Same din po sa mga offsets natin. Yan yung standard natin na kailangan meron tayong 500, at least 500 mm from offset to offset. Yan yung mga elbows natin. So kapag sa Y branch naman po, since marami tayong hinangin dyan, at least we should have, yan po, yung mga distance na yan para sa support po natin. Bakit po? Kasi meron siyang vibration to avoid vibration that will cause leak to the refnet po.
So ito po yung isa pa ulit na picture na kailangan natin makonsider kapag ka nagpiping tayo is sa mga ducted to, is kailangan yung pipe natin may at least 500 mm distance doon sa box, electrical box ng unit natin. Bakit po? Kasi kapag kadinikit niyan, ang tendency niyan, hindi niya ma-access yung box natin. And yung pipe ninyo, wala na kayo sa 500 mm distance from fittings to fittings. Kasi fittings po yan. So sa condensate naman po, ayan. So iwasan po natin na yung condensate natin is umaalon-alon po, no? Hanggat maaari, tuwirin po natin. Bakit po? Kapag ka nakaalon po tayo, magkakaroon tayo ng stagnant water. Na kapag ka nagkaroon ng stagnant water, would eventually produce yung mga jelly na tinatawag. Now, once na pag nagkaroon po tayo ng jelly, yung jelly po na yun will cause block sa water po natin. And pag nangyari po yun, yung tubig po natin babalik sa loob ng unit natin. That will cause leak na po. So kapag ka mga gravity flow po tayo, no, nagre-require po tayo ng P-trap and clean out po ng unit natin. All clean out should be should have an end cap para po yung system natin is enclosed pa rin po. So, isa pa, yung mga drain hose natin. Ito yung mga isa ko napansin eh. Sa 3 years ko sa Unitech, no? Most of the units, especially cassettes, may mga kasama po yan na drain hose. Kailangan po natin yan. Bakit po? Kasi siya yung kung mapapansin po natin, yung size, yung length ng drain hose po na yan, standard length po yan for the drain pump po para hindi mahirapan yung drain pump natin ng pagbuga ng tubig. Kapag ka hindi po natin yan ginamit, and ginawa po natin, nag-connect tayo ng PVC and nag-elbow po tayo kaagad, ang tendency po nun, mapapwersa po yung drain natin. No? That will cause to the breakage of the drain pump po. So all, everything accessories inside should be used po sa unit natin. Kahit yung mga bands, yan po, yung mga bands, yung mga cable tie po, lahat po yan, ginagamit po yan. Huwag po natin itatapon. So, yan po, kapag since yung sa insulation naman po, same pa rin naman po. No? So we have to have a standard insulation for all the accessories or the piping, ductings that we're going to install. Bakit po? Kasi pag hindi natin yung sinunod, nag-undersize po tayo, ang tendency po nun, leak po. Bakit po? Ang air duct po natin, pag nagkabit tayo ng air duct, malamig. So pag hindi po tama yung insulation na ginamit natin, magpe-penetrate yung hot air from outside that will cause the moisture po. And doon na po magtutubig yun. So yun na po. That's the end po ng presentation. Hindi ko na po nasama yung electrical part kasi masyado na po mahaba. Pasensya na po. Okay, thank you, Kyle. Baka sa mga kasama nating engineer ngayon dito sa webinar, baka meron kayong question kay dun sana i-present ni Kyle, siguro I suggest
Maganda, may mga tanong kayo para si Kyle, yung experience niya, ma-share niya talaga yung mga details na nakikita niyo pa sa site. No? Siguro tawagin natin sila, ano, sila Emil. Ito, may experience na to. Hello, sir. Yes, Emil. Oh, meron, siguro, ano yung question mo para kay Kyle? I present. Tanong ko lang, sir, pagka ako sakaling yung copper pipe natin is nag-leak sa wall side, and ever, ano ba, nakaranas na ba si Unitech na gano'n? So, ano yung mga procedure na ginagawa natin doon? Kasi, tulad ng ano, syempre, may mga project engineer na may mga foreman, like, iniiwan na tao, pero na-test naman siya pumasa sa leak test with the ano witness, pero pag nagka-leak ba sa wall side, kunyari is nakaano siya, sir, nakapaloob, sir, pero nag-leak, so ano bang process ni Unitech kung ganun, sir? Sample lang. With regards to leak, no, once kasi na nagkaroon tayo ng leak, ang only thing na kailangan rin natin ulit gawin dyan is to have a leak test. No? Kahit na naka-embed pa siya, although meron kang, may possibility kasi na iba, hindi sinusunod nga yung mga tamang procedures, no? Na kung saan hindi sinusunod yung 600 PSI natin na leak test pressure, binabypass nila yon yung oras ng pagli-leak test, no? So, if mag-conduct ulit ng leak test, then gawin ng standard kapag nagkaroon ng leak, then eventually we have to do it pa rin naman eh, even though embedded yun. Kaso, we have to ask the other parties also that what will be the, kumbaga, anong tulong in return rin yung magagawa nila sa atin. Ganun. Kasi kung hindi naman natin yung gagawin, no, magde-defend tayo sa papers, wala rin naman mangyari. So, the very first thing that we have to do is to check pa rin. So, parang magiging rework pala yun, Kyle, no? Yes, sir. Kasi, kung especially kung embedded, Emil, very critical yan sa civil work at saka sa interior designer. Yes, sir. At tanong ko lang rin, sir, kung sakaling nag-install tayo ng ceiling cassette, then yung height niya is hindi na standard, pero pinaproceed pa rin ni client, anong action pwede natin gawin kung sakali? It's like ano lang, 4 feet to 5 feet lang. Kyle, sa experience mo, ano yung ginagawa niyo? Kapag ka ganun kasi, sir, yung ano, kung gusto ni client yung ganun talagang setup, sir, ang ginagawa natin is we have them shop drawing, we provide them shop drawing na kung ano yung kalalabasan ng unit natin, and we have them signed, no? Pero nagbibigay pa rin tayo ng mga other proposals. But kung yun talaga yung gusto ni client, kasi actually we are solution providers, tama, but we are not the owners to decide. Sila pa rin yung owner eh, no? We are here to let them understand kung ano yung mas maganda. Pero kapag meron na come up na sila sa isang decision, it is still their decision, no? Ang magagawa lang natin is to give advice, to give help to them. Yun lang. Hindi ba mabavoid yung warranty natin yun, sir? Kasi maapekto yung unit natin. Gawa nung return niya is restricted. I mean, return na siya. So, hindi ba mabavoid yung warranty natin dun, sir? Kasi 1 year ata ang warranty natin sa Unitech. Kasama na rin yun sa
pinapasign natin sa kanila actually. Together with the plans, yun nga, yung waiver rin na if anything happens to the unit, yun nga, labas si Unitech or labas tayo dun sa mga possible na mangyari na yun. Kasi with the, all the explanations no, na possible na mangyari, and the owner still insist yung ganong setup, kasama na yun sa ipresent natin kay owner. Okay, sir. Kaya, maraming salamat po, Sir Kyle. Ako sa akin, Sir Emmy lang, Sir Kyle lang, kaya tayo may mga design drawing na sinasubmit na kanila, tapos kung may mga site adjustment na ginagawan uli natin ng shop drawing, yun yung parang pinaka-protection natin that they require certain or beyond the limit ng equipment. Eh. So parang yun yung protection natin ng company natin para hindi tayo or makasingil tayo. At the same time, kung may impact dun sa reliability ng equipment, masabi din natin sa kanila. Agree po, sir. Thank you, sir. Kasi kailangan transparent tayo sa kliyente natin in terms dun sa capability ng equipment natin. At the same time, kung nag-i-exceed na ba yun doon sa design parameter na hinihingi ng unit mismo. Yes, sir. Thank you po. Tsaka matutuwa rin sir si client pag ganun. Kasi masasabi mo sa kanya na ito yung capability ng unit namin. Ito yung mga hindi mo yung mga diniskas kanina ni Kyle, ito yung mga dapat iwasan. Parang in a way, parang na-educate mo rin si client. Actually, gustong-gusto ng mga kliyente yan. Okay. Sila Paolo, baka may question? Pao? Sir, tanong lang sir. For example po, operational po yung unit, di ba sir, sa VRF. Ano po ba yung standard pressure na dapat marireading mo sa ano? Sa high pressure side tsaka dun sa low pressure side? Sa high pressure natin, ang kinoconsider natin dyan, at least hindi tayo lalagpas ng 450 PSI. Kasi 450 PSI is the, yan na yung maximum natin eh, refrigerant. Then sa low pressure naman, at least nasa 150 tayo, 140 to 150. It depends on the time din. Kasi minsan, kung mapapansin natin, lalo na ngayong summer, no? Kapag tanghali, makaka-reading tayo, may possible tayo maka-reading ng 150 to 155. Sa low side natin. And that 155 to 150 will turn 130 to 140 pagdating ng gabi. Bakit po? Kasi meron tayong temperature difference na. So, yun yung mga inahabol nating pressures na kaya nga meron tayong tinatawag na kapag nag-startup ka ng gabi, yun yung mga bawal mong iwasan na pressures. Bakit kapag kawinan 50 mo siya ng gabi, possible nun, pagdating ng tanghali, high pressure ka na. Or nakarating ka ng 450 ng gabi, pagdating mo ng tanghali, nasa around 500 ka na. Bali sir, pag ano, pag 350 PSI, goods pa kaya yon or kailangan na mag-charge ng refrigerant? 350 is still good pa rin. Pero hindi lang kasi high side yung kailangan natin tignan eh. We have to check both. Parehas yung kailangan natin titignan. And sa VRF kasi hindi siya ano lang eh, complex na kasi siya eh. So hindi lang refrigerant high side, hindi lang pwedeng low side lang. Kailangan makita mo yung EEV mo kung hanggang saan ang ino-open niya. Kaya meron tayong tinatawag na GMV debugger.
na kung saan makikita mo lahat ng parameters ng unit natin doon. And kapag ka may hindi pasok sa parameters, doon ka magpa-perform ng mga kailangan gawin. Okay, thank you. Sa akin naman pa, ang normally ang tinuturo ko sa mga Unitech engineers natin, we follow yung sa standard temperature. Halimbawa sa discharge, ang standard temperature sa discharge ay 115, and then ang standard temperature mo sa suction is 40 degree F. Sa discharge, 115. So whatever refrigerant you use, like pagka ba R410A, makakakuha ka ng mga 385 PSI dyan sa 115 degree Fahrenheit. Tapos sa 40 degree Fahrenheit daw, makakakuha ka ng 118 PSI, no, gauge. No? So yun yung, let's say, if you deal with other refrigerant, basta i-follow mo yung ganong standard temperature para sa technician natin na nasa site, consistent din yung pag-uusapan yung temperature. Tama si Kyle, pag gumagabi, nagbabago talaga yung pressure. Pero dapat titingnan natin lagi yung standard temperature na ginagamit natin sa discharge saka sa suction. Salamat po. Si Paul, baka si Paul, baka may question kay Kyle din sa pinresent ni Kyle. Sir, kumbaga, paano nalalaman, kunyari, kapag, di ba sa VRF system natin, sobrang dami ng sensor. Paano nalalaman dun kung halimbawa, isa dun sa mga sensor ay sira, paano mo madedetect yung sirang sensor? Actually, pagdating dyan sa sensors natin, no, meron siyang mga specific errors na binabato, no, kung mga sensors siya. Kasi lahat sila meron mga nagko-cause or meron silang mga minomonitor ng mga parameters, no. So once na mag-down yun, makikita natin yun sa monitor ng GMV natin na magpa-pop up yun or magbi-blink yun ng error code na kung saan merong meaning na kung ano yung lumalabas dun sa unit natin. Doon natin malalaman kung ano yung sensors na sira. And minsan naman, kasi mga sensors na hindi nagbabato ng errors. Yun naman is mga ilan-ilan lang yun na kung saan kailangan natin readingan ng mga resistance or individually check yung mga resistance natin. Kasi nagkaroon ako ng encounter niyan sa may Clark, Pampanga, no? Which is dapat gagawing venue ni Willie Rebellion, modular siya. Kapag dinedebug siya, kapag kakompleto siya ng modules, magkakonekta, hindi tumutuloy yung debug niya. So kapag dinebug mo siya, sa dulo ng debug, once na may error yun, nagre-report yung debugger natin. So doon pa lang, makikita mo na or ma-analyze mo na kung saan yung may problema. Sa case nung sa Clark, paano nyo sinold, Sir Kayo? Since kasi, ano yun, sir, urgent yun. So, kumbaga, today namin ni-repair, kinabukasan, shooting na ni Willie. So, ang ginawa namin, sir, for the meantime, in-isolate namin yung module na may sira dun sa system, para tumakbo muna sila. Then, nireplace namin yung EEV
nung system niya. Okay. Sila, Ella, baka may tanong? Ella, may tanong kayo? Si John, baka may tanong. Wala na silang mga tanong, Kyle. So, kung may tanong pa pala akong isa. Bali yung EEV, di ba konektado yun dun sa mag-evacuation pa ba ng refrigerant? Yung ano po yung ba? 'Di ba sir yung EEV magpapat pag nagpalit ka ano po ba yun paano pinapalitan kasi connected siya sa ano eh, sa piping system sa piping natin nasa loob. Oh, yung sa piping system naman kasi natin meron tayong kung sa ACCU naman yun no meron naman tayong tinatawag na access valve na kung saan pwede mong buksan and isara kung in case of trouble no in case doon sa scenario na yon sinara lang namin yung kumbaga ang ginawa namin pipe refrigerant ang tawag kasi doon is refrigerant pipe out no kumbaga yung laman ng compressor natin na refrigerant tinatapon natin sa pipe para hindi ganun kalaki yung refrigerant na mawawala sa atin. So pipe refrigerant pipe out lang yung ginawa namin. So ang kailangan lang namin gawin is i-restore yung nawalang refrigerant sa loob ng compressor. Meron rin naman tayong tinatawag na pump down na kapag meron tayong nag-occur na leak sa pipe naman natin during the process or during operation. Pag nag-sudden leak sa pipe natin, pwede tayo mag-conduct ng pump down na kung saan i-collect natin lahat ng refrigerant sa loob ng compressor natin. Yun yung mga option natin. Pero kapag instance kasi ng mga leak yan, most probably, tapon na lahat ng refrigerant. Bakit po? Kasi kapag ka nagkaroon tayo ng leak, meron na pong halo ng hangin sa loob yan. So hindi po natin yan gusto sa system natin. Kaya tinatapon talaga natin. Thank you, sir. Kyle. Yes, sir. Sir Ariel. Go. Hi, Sir Kyle. Hi. Sir, may tanong lang ako. Nakapag-experience ka na ba ng ano, magpalit ng oil sa system or paano mo ma-determine yung correct level ng oil sa system? Ganun, sir. At saka kung anong oil yung ginagamit natin, available ba yun dito sa atin sa market? Yung pagdating naman sa oil, sir, yung compressor oil naman yung ginagamit natin. Bawat compressor oil, sir, iba-iba ng category. Kasi gamit gawa nga ng iba-iba rin yung refrigerant na ginagamit bawat compressor, no?
So, yun, kapag ka nag-check tayo ng langis, meron, nagko-collect tayo nga nung sample muna. Kapag kayong langis natin is, ano na, nagbabago na kasi yung viscosity ng langis natin eh. So kapag sobrang labnaw na siya or wala na siya doon sa normal range niya, pinapalitan na natin siya. So sa pagpapalit naman po ng ano natin ng langis, ang gauge para masukat yung level eh ng langis natin. Ang pinagbabasihan natin is yung standard na pag-refill ng kumbaga isang compressor ganito karaming langis. Kumbaga ang ginagawa kasi is ina-extract na natin yung lumang langis. Tinatapo na natin. Then, papalitan natin ng buo. Hindi kasi parang ano lang, parang nag-change oil ka lang ng motor mo. Hindi kasi natin pinaghahalo yung lumang langis sa bagong langis. So, once na magpalit ka talaga ng lahat ng langis. Then, yung standard na equivalent na one compressor, kung ilang cc or ilang liters ng oil, yun lang yung sinusunod natin. Unlike sa mga chillers natin, meron tayong watch glass. Yung watch glass na yun, dapat more than 50% yung oil, Kyle? Yung sa watch glass naman kasi yung pagdating doon kailangan yung oil natin at least nandoon sa may maximum niya, sir. Kasi kapag na or kung wala naman masyadong stock na langis, at least nasa 50% siya. Kasi kapag may time na makikita mo na wala siyang laman kasi ginagamit ng compressor. Okay. So, kay iba wala nang tanong. Ha? Nagutom na. Anyway, pwede pa naman nating magkaroon ng next CAC training with Kyle. So, yung mga question nyo, pwede nyo rin naman itanong sa kanya. Maganda at actual, nakikita nyo na experience nyo, maganda yung ganun. Kayo mismo sa site na natetest nyo yung, ganito pala yung dapat kong gawin. Okay, so final word, Mr. Engineer Kyle, bago natin isara itong ating HVAC webinar. So, yun lang, sa mga designers natin, more powers and have a good design. Always consult the surveying to have a good output sa project natin. And si Sir Ariel, baka may gustong i-share. Naka-mute ka, sir. Hi, sorry, sir. Sorry. Sir, okay na. By the way, sir, ngayon kasi ongoing yung testing and commissioning natin sa bali house to na, sir. House one is tapos na.
ano yung standard mo ng ano preheating time sa mga halimbawa GME or tulad nitong mini chiller? Ano yung standard mo ng preheating time nito? Yung usually I think yung pare 8 hours eh no. 8 hours. Oo. Kasi actually siya mag-error naman siya hangga't hindi siya ready. Ah, okay. Kasi ang inano ni Marjo is kaya na daw ng 3 to 4 hours. Pero sabi ko, standard natin 8 hours eh. Wala, actually, wala naman naging ano, wala naman naging feedback or error nung in-start up namin yung house one. Oo. So, okay din naman. Considering 50 hertz siya, no? Sir Ariel, no? 50, yes, sir, 50 hertz. Pero yung binabato niyang mga amperahe sa line 1, 2 to 3, pasok naman, sir, sa amperahe. Tingnan natin, sir, yung mga susunod na ano na pag-testing uli sa house to i-obserbahan namin, sir. Oo. Nakita ko nga mababa yung amperahe niya. Yes, sir. Although 50 hertz yun, mababa yung amperahe niya than the yung declared niya dun sa catalog. Kaya, pero kasi di ba pag nag-introduce ka ng 60 hertz na current na power, normally mas bumibilis yung RPM eh. Kaya yung reliability medyo instead of, kung magagamit mo siya ng 3 years baka 1 year na yes, lang o 2 years na lang, parang yung sa mga portable elevator natin na 50 hertz after 2-3 years na ano na siya, nagwe-wear out na. Although kinakaya, pero yung lifespan nga, yun na-mention kanina ni Kyle, yung lifespan. Napapawasan, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you very much sa inyo. And maraming salamat sa lahat na nag-participate. I hope maging exciting pa itong mga discussion natin na ito. And the reason I put it on record para pwede niyong balik-balikan, i-upload ko rin sa YouTube para pwede niyong tignan yung mga naituro ni Kyle. Okay, so thank you very much, Engineer Kyle, and thank you very much sa lahat ng engineers na nakasama natin in today's HVAC webinar. And God bless everyone. More power sa Unitech. Dapat siguro mag-picture tayo. Kumain na sila. Nag-aayon na eh, no? Baka may makatawa, gutom na, sir. Baka may kagat-gagat na ano yan, na chicken joy. Sige, mag-picture tayo. Ready? 1, 2. Okay, thank you very much sa inyo. God bless sa lahat. Thank you. Marami ah.